Kumusta? Nui pa-recap ang inyong lingkod. Spoilers alert! Sa buong pelikula, inyong pagmasdan ang nunal ni Prinsipe Jan sa mukha. Malipat-lipat ito parang inyong mga syota. Ang pelikula ay ginanap sa Inglaterra noong siglong panggitna. Sa pasimula ng pelikula, ipinakilala ko ang napakagandang anak ng hari na si Lady Marian na kumakanta sa paliguan ng mga maharlika. Sa oras na iyon, ang kanyang katulong na si Brunhilde ay biglang pumasok at sinabihan siya upang maghanda. Noong tumayo si Lady Marian sa bathtub, napag-alamang siya ay nakasuot ng isang kandado ng kalinisang puri. Aking napagtanto na pinuprotektahan lamang ng hari ang prinsesa sa mga masasama kaya kinandado niya ito. Sa kasamaang palad, ang susi nito ay matagal nang nawawala. Kaya desperada itong si Lady Marian na hanapin ang lalaking makapagbukas ng nakakandado niyang hiyas. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang grupo ng mga hip-hoppers na kumakanta. Isa sa mga ito ang kumakanta tungkol sa kung paano nakuha ni Prinsipe Jan at ang kanyang sheriff ang Inglaterra at kung gaano kalaki at hindi patas na pangungulita ng buwis sa mga tao. Sa ibang dako, sa Canil Prison sa Jerusalem, aking ipapakilala ang bida ng pelikulang ito, si Robin Hood. Siya ay dinakip dahil sa pakikipaglaban sa isang krusada at siya ay dinala kabilang sa notorious na mga preso sa loob ng kulungan. Isa sa mga gwardiya ang nagtanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit pinili ni Robin na huwag sumagot. Dahil doon, kumuha ang gwardiya ng panghila ng dila at siya ay pinarusahan. Subalit hindi man lang nasaktan si Robin nito hanggang sa napagod. Kaya kinadina na lang siya sa tabi ng isang preso na si Asnis at nagsasabing babalikan pa nila si Robin para sa isang interogasyon. Pagkaalis ng gwardiya ay nagpakilala ang dalawang preso sa isa't isa at mabilis naging magkaibigan. Habang si Robin ay nakulong dahil sa seryosong dahilan, si Asnis naman ay nakulong dahil sa simpleng jaywalking lamang. Ilang sandali lamang, nakabuo sila ng isang plano para tumakas. Sabay nilang tinadyakan ang bakal kung saan sila nakakadina. Sa kabutihang palad, tagumpay nila itong nawasak at ang dalawa ay lumaya sa pagkakagapos. Tinulungan din nila ang ibang preso na makatakas at maswerte silang nakalabas sa isang bintilador. Sa sumunod na eksena, si Robin at Asnis ay nasa tabing dagat kung saan nagpapahayag si Robin ng utang na loob kay Asnis dahil sa pagtulong nito upang makatakas. Bilang magkakaibigan, nangako siyang tutulong siya sa anumang kaparaanan. Pagkarinig nito, nilabas ni Asnis ang isang larawan mula sa kanyang bulsa na tumutukoy sa kanyang anak na si Acho. Binigay niya ito kay Robin at nakikisuyot na kung maaari ay babantayan ang kanyang anak na nasa Inglaterra. Sa gulat, nagtanong si Robin kung paano napadpad si Acho sa Inglaterra. Sinagot lamang ni Asnis na siya ay exchange student. Bilang tao na may isang salita, nangako si Robin na babantayan niya ito at umalis sa lugar. Subalit, sa halip na maglakbay, sakay ang barko gaya ng normal na tao, nilanguin niya lamang ito mula sa Jerusalem patungong Inglaterra. Pagkarating niya, sumakay siya ng kabayo at tumungo sa kanyang bahay. Nakakagulat, kanyang nadaanan ang mga sundalo na may ginugulpi na isang Aprikano. Agad niya itong nahulaan na ito'y si Acho. Dahil walang ibang Aprikano sa kanilang lugar, mabilis niya itong tinulungan gamit ang hindi matatawarang galing sa pakikipaglaban. Natalo niya ang mga sundalo nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos noon, ang dalawa ay sumakay sa kabayo at tumungo sa bahay ni Reuben, ang Locksley Hall. Nakakalungkot, pagdating nila, kanilang nakita na hinihila ang kanyang bahay ng isang mama. Sa galit, kinumpruntan niya ang mama at tinanong kung ano ang nangyari. Simpleng inabot ng mama ang scroll at ng kanyang binasa, nalaman ni Robin na kinumpiska ni Prinsipe Jan ang kanyang bahay dahil sa hindi pagbayad ng buwis sa tamang oras.
Kahit sinubukan ni Ruben na ipaliwanag na imposible siyang makapagbayad ng buwis sa tamang oras dahil nakulong siya sa Jerusalem, hindi pa rin nakinig ang mama at tuluyang kinuha ang bahay. Habang sinusuri ang bakas ng kanyang bahay, nakita niya ang kanilang alipin na bulag na si Blinken. Nagpapahayag ng kagalakan ng dalawa dahil sa tagal ng panahon hindi sila nagkikita. Subalit, biglang nalugmok si Ruben nung nalaman niyang umanaw na ang kanyang ama. Lalo pa siyang nalungkot dahil pati ang kanyang ina, mga kapatid, aso, pusa at goldfish ay pumanaw din nung nasa malayo siya. Sa patuloy nilang pag-uusap, naglabas si Blinken ng pendant at ibinigay niya ito kay Ruben at sinabing ito ang huling regalo na binigay ng kanyang ama para sa kanya. Tinanong ni Ruben kung ano ang laman nito. Sinagot ni Blinken na ito ay naglalaman ng susi, pinakamalaking kayamanan sa buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakilala ni Ruben si Acho at Blinken sa isa't isa. Habang nagkukuntuhan ng tatlo, isang binatilyo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa gubat. Bilang isang mabait na tao, tinanong niya ang binatilyo kung ano ang problema. Sumagot ang binatilyo at hinahabol siya ng sheriff ng Rottingham. Sa ilang saglit, dumating ang sheriff kasama ang kanyang mga tauhan at umaangkin na ibalik ang bata. Subalit, tumanggi si Ruby na ibalik ang bata. Ito'y nagresulta ng pagtatalo ng dalawa at humantong sa pagpapaya ni Ruben sa sheriff sa harap ng lahat. Bago niya pinalis ang grupo, nagbanta pa siya na maghihiganti ito laban kay Prinsipe Chan. Sa sumunod na eksena, nakipagkita ang sheriff ng Rottingham kay Prinsipe Chan at ibinunyag na paparating na si Ruben para sa kanila. Aking napagtanto na si Prinsipe Chan pala ang kumikilos bilang namumuno sa kaharian dahil sa kanyang kapatid na hari ay umalis upang magipaglaban para sa isang krusada. Subalit, sa halip na isang magaling at mabait na pinuno kagaya ng kanyang kapatid, siya ay pumapataw ng napakataas na buwis sa mga tao para sa pansariling kapakanan. Sa inaasahan, biglang natakot si Chan sa balita at tila nasiraan sa pag-iisip kung paano resolbahin ang sitwasyon. Noong wala na silang maisip na solusyon, pumunta siya sa piitan upang humingi ng payo sa kanyang mangkukulam na si Latrin. Sinabi ni Chan ang lahat ukol sa kanyang pakay at nagtanong kung paano talunin si Ruben. Pumayag si Latrin na tutulungan si Chan ngunit ang kapalit ay tulungan din siya na mapalapit sa kanyang crush na ang sheriff. Subalit kahit na alam ni Chan na imposibleng magkalapit ang dalawa, pumayag pa rin siya. Sa sumunod na eksena, habang si Ruben at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakbay patungo sa kastilyo, sila ay pinigilan ng isang higante sa may tulay na nagngangalang Little John. Inangkin ni Ruby na sila'y patawirin, subalit pinabulaanan ni Little John na magbayad muna kayo ng tool. Nung tumanggi si Ruby, naglaban ang dalawa gamit ang patpat. Sa kabila ng sobrang ikli na nito, nagawa pa rin talunin ni Ruby ang higante at naitulak niya ito sa may sapa na sobrang babaw. Kakagulat, hindi pala marunong lumangoy si Little John at makikitang mukha itong malulunod. Sa simula, hindi ito pinansin ni Ruben subalit nung patuloy pa rin ito sa pakikibaka na makaahong, mabilis niya itong tinulungan. Dahil dito, nakuha niya ang tiwala ng higante at sinama na rin niya sa grupo. Bago pa man sila umalis, tinawag ni Little John ang kanyang matalik na kaibigan na si Will, na isa palang eksperto sa mga punyal. Kaya niyang pinupinuhin ang anumang ihagi sa kanya gamit ang nakakabaliw na pamamaraan ng kanyang punyal. Pagkatapos ng introduction, maglalakbay na ang grupo patungo sa kastilyo ni Chan. Samantala, si Prinsipe Chan at ang sheriff ay nagkakaroon ng party sa loob ng kastilyo. Ilang sandali, ang pamangkin ni Chan na si Lady Marian ay sumali sa pagtitipon at pinagmasdan ang selebrasyon. Ang sheriff na nalilibugan sa ganda ni Marian at nagsimulang nanligaw sa prinsesa, subalit hindi ito pinansin ng dalaga. Ilang sandali lamang, biglang pumasok si Ruben, pasan ang patay na baboy at binagsak sa harap ni Prinsipe Chan. Naiwang galit na galit ang dalawa sa panghihimasok ni Ruben.
Pero ang nakakagulat, si Lily Marian ay humanga dahil walang pagkakaiba ang pagbubuhat ng malaking baboy at sa mga babae. Ipinakilala ni Ruben ang kanyang sarili kay Marian at inalikan nito ang kanyang kamay. Ikinagalit ito ng sheriff at naghahamog sa isang labanan. Sa inaasahan, tila pinaglinis ni Ruben sa sahig ang sheriff kaya napilitang tumawag ang prinsipe ng mga gwardiya. Matikas na nakikipaglaban si Ruben paminsan-minsan ngunit sa kalaunan, siya ay nahigitan sa bilang ng kalaban. Dumating sa punto na nawawala na si Ruben ng pag-asa, pumasok ang kanyang grupo at nagsimulang atakihin ang mga gwardiya. Ilang saglit lang, natalo nila ang mga kalaban na nagpahanga sa karamihan ng tao kasama si Lily Marian. Bago pa man sila aalis, binalaan ni Ruben si Prinsipe Chan na babaan ng buwis dahil kung hindi, magsisisi siya sa susunod. Sa sumunod na eksena, tinipon ni Little Chan ang ilang kalalakihan upang lumaban sa isang adikhai. Subalit, bigo si Ruben sa pagbibigay ng inspirasyon sa kanila dahil sa kanyang nakakatamad na talumpati. Sa halip, ay nakatulog pa ang mga ito. Sa nasaksihan, umakbang si Achu at nagtalumpati ng mga makabuluhang salita. Sa kabila nito, ito'y tatlong pangungusap lamang. Ang karamihan ay nabuhayan at umayag ng ipagdigma kasama si Ruben laban sa isang malupit na prinsipe ng Inglaterra. Kinabukasan, ang grupo ay nakadamit ng kasingkulat kay Ruben Hood at nagsimula sa pagsasanay. Pinangungunahan ni na Ruben at Will ang pagsasanay, subalit napakasama ng resulta dahil kahit dami ay di nila kayang matalo. Ano kaya kung dami na lang ang isasama nila? Samantala, sa kastilyo, inimbitahan ng sheriff ang isang Italian mafia na nagngangalang Don Juan upang paslangin si Ruben. Kasama ni Don Juan ang kanyang dalawang alagad na si Dirty Ezio, ang Peeping Assassin, at si Filthy Luca, ang ilang beses ng gold medalist sa larangan ng pamamana. Pagkatapos ng mahaba-habang pag-uusap, nakabuo sila ng plano na papainan nila si Ruben sa pamamagitan ng pag-uorganisa ng archery competition sa palasyo at siguradong matatalo si Ruben kay Filthy Luca. At sa sandaling tatalikod ang mga tao kay Ruben at sabihan siyang talunan, papaslangin siya ni Dirty Ezio ng palihim. Nasasabik ang lahat sa plano na kahit si Dirty Ezio na hindi makapagsalita ay tumawa. Laking gulat, narinig pala ni Lady Marian ang lahat ng pinag-usapan ng mga kuma sa kanyang balkoni. Sa pag-aalala, ginising niya kaagad ang kanyang katulong at inihayag ang buong sitwasyon. May kunting pagtatalo sa dalawa at napagdesisyon na nilang tatakas sa kastilyo upang balaan si Ruben sa paparating na panganib. At tinawag ni Marian ang kanyang kabayo. Tumalon siya dito, ligtas na nakasakay. Subalit sa sandaling sasakay na si Brumhilda, umurong konti ang kanyang kabayo dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Sa ilang sandali, dumating sila sa kampo nila Ruben at ibinunyag ni Marian ang masamang plano ng sheriff sa kanila. Sa simula, pumayag si Ruben na umiwas sa gulo. Subalit nung binanggit ni Marian na mag-uorganisa ang palasyo ng isang archery competition, siya ay nagdadalawang isip. Kahit na nasa panganib pa ang kanyang buhay, kailangan niyang sumali sa festival kung meron talagang archery competition. Kasunod nito, inalyo ni Ruben ang kanyang mga tauhan at nagsimulang kumanta sa likod ng kurtina na malaupira ang boses. Kahit na espada ang kanyang hinahawakan, kalalakihan sa kabilang banda ng kurtina ay nag-iisip ng iba sa kanilang nakita. Pagkatapos ng pagganap, dinala niya si Marian sa isang liblib na lugar upang ipahayag ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Subalit nung sinubukan niyang ilapat si Manoy, kanyang napag-alaman na nakasuot si Marian ng nakakandadong sinturon ng kalinisang puri. Ibinunyag ni Marian na nilagyan siya ng kanyang ama nito upang hindi siya magalaw bago pa man siya ikasal. Pagkarinig nito, hindi nagpatinag si Ruben. Sinubukan niyang halikan si Marian subalit pinigilan sila ni Brumhilda at sinabing huli kayo. Dahil dito, umalis ang dalawa sakay ang kani-kanilang kabayo
at hindi sinabi kung magkikita pa ba silang uli. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa palasyo na kung saan ipinagdiriwang ang taunang archery competition na malapit nang sisimulan. Ilang magagaling na mamamana ang dumalo mula sa iba't ibang lugar na naglalayong makuha ang inaasam-asam na premyo. Sa inaasahan, nandun din ang mga tauhan ni Ruben, subalit ito'y nakasuot ng mga pambabae na damit. Sa kabilang banda, si Ruben ay nagpanggap din na tila isang matandang lalaki. Sa ilang sandali, nagsimula na ang kompetisyon at dalawang lalaki lamang ang nakatama ng bullseye. Ang dalawang lalaki ay walang iba kung hindi si Phil Tinuka at si Ruben. Sa nasilayan, nahulaan agad ng sheriff na ang nagpanggap na matanda ay si Ruben. Samantala, si Dirty Hazy ay palihim na nagtatago sa isang tower at handa na upang panain si Ruben. Ang unang round sa pagitan nila Phil Tinuka at Ruben ay naging tabla, kaya nagkaroon sila ng pangalawang round. Unang pumana si Ruben, at sa muli ay tinamaan niya ulit ang bullseye at tinanggal niya ang pagpapanggap at naibunyag na siya si Ruben na nagbibigay galak kay Marian. Subalit, nung pumana si Phil Tinuka bilang isang multiple gold medalist, natamaan niya ang palaso ni Ruben at nabiyak at miscore ito ng dobling bullseye. Naghiyawan ang mga tao at pinalakpakan si Phil Tinuka. At sabay ding sinisigawan si Ruben bilang isang talunan. Hindi makapaniwala si Ruben dahil hindi siya maaaring natalo ng isang archery contest. Sa halip ay kinuha niya ang script ng pelikula at tignan kung ayos lang ba ang lahat. Sa kabutihang palad, nalaman niyang may isa pa siyang tira. Tinignan din ni Prince Fijian at ng sheriff ang kanilang script at nakonfirma nila ito. Kumuha si Ruby ng palaso, subalit bago niya nabitawan ito para ipana, sinagi siya ni Pertiluka at tumalbog pataas ang palaso. Kakagulat, tila naglakbay ang pana sa taas at dumaan sa mga manunood at perfectong tumama sa bullseye. Sa huli ay nagawa niyang manalo. Nagpapakita lang ito ng patunay na ang mga writer ng pelikula ay makakaisip na lumang paraan kung paano manalo ang kanilang bida. Habang nagdiriwang sila Ruben sa pagkapanalo, ang naiinggit na sheriff ay sinabihan ang kanyang mga tauhan na aristuhin at ibitay si Ruben. Nag-aalala si Marian at nangakong pagkasalan ang sheriff kapalit ang pagpapalaya kay Ruben. Sumang-ayon naman ang sheriff sa kapusan at umalis upang maghanda para sa kasal. Sa sumunod na eksena, nilagyan ng berdugo ang liig ni Ruben ng tali. Kung sakali lang na mag-iba ang isip ni Marian, ilang sandali, dumating ang sheriff kasama ang pare at sumunod naman si Marian na nakasuot ng malaang damit para sa okasyon na sinamahan ng kanyang angkin na si Prince Fijian. Habang pinanood ni Ruben ang mga pangyayari, nagsisimula na ang seremonya ng kasal at ang sheriff ay agad namang tinanggap ang panata. Subalit nung tinanong si Lady Marian, siya'y nag-aalangan. Bigay naman ng pagkakataon kay Acho na panain ang Ruben. Dahil dito, sumiklab ang gulo at nagsimulang maglaban ang grupo ni Ruben laban sa mga gwardya. Sa gitna ng gulo, hinila ng sheriff si Marian at sa pinitang dinala niya sa kanyang kwarto na may balak halayan ang dalaga. Subalit, nung sinubukan ng niyang hubaran, napansin niya na nakakandado ito. Sa libog, kumuha siya ng jackhammer upang wasakin ang kandado. Subalit, mula itong silbi, napatras abanti ang dalawa. At habang sila'y naglalaban, nagbasag ang pindan ni Ruben at tumilapon ang isang susi. Kakagulat, eksaktong pumasok ang susi sa kandado. At talagang kasya pa ito. Nangangahulugan lang na ang pinakamalaking kayamanan sa buong lugar ay ang kalinisang puri ni Marian. Ang tanong, bakit nasa ama ni Ruben ang susi? Nagambala ang dalawa ng ilang saglit, subalit pinagpatuloy nilang laban sa kalaunan. Matapos ang mahaba-habang pakikibaka, aksidente namang nasaksak ni Ruben ang sheriff na kanyang sword. Habang nakatihaya ang sheriff dahil sa natamong pinsala, nilapitan siya ni Latre at sinabing meron siyang magic pill na maaaring nailigtas ang kanyang buhay. Subalit,
ibibigay niya lamang ito kung ipapangako niya na pakasalan siya na iwan o wala ng pagpipilian, umayag din ang sheriff at pagkatapos siyang nailigtas, kaawa-awang kinaratikat siya ni Latrine. Sa huling eksena ng pelikula, makikita ikakasal na si Robin at Marian sa harap ng karamihan. Dumating na rin ang hari mula sa krusada at hinatulan ang kanyang kapatid. Dahil sa kalupitan at pagiging masama nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong si John. At kasabayan nito, ay ginantimpalaan si Robin dahil sa kanyang katapangan at lakas ng loob. Ibinalik din ng hari ang kanyang bahay at muling pinabaan ang pinatang ng pulis sa mga tao. Nagtapos ang pelikula sa paghahalikan ng Little John at Brunhilda. Robin at Marian pala. Sa isang dinagdag na eksena, nung sinusubukan na wasakin ni Robin si Marian, napat-alaman niya hindi pa rin mabuksan ang kandado gamit ang susi. Nagtatapos ang pelikula na nananawagan si Robin ng isang magaling na locksmith. Anong aral ang mapupulot dito? Sa buhay, minsan ay naging seryoso na at tilang marami nang iniisip. Mupus ka muna saglit at manood ng mga nakakatawang kwento tulad nito dahil karapatan natin ang maging masaya. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nasiyahan kayo sa ating kwento, mag-komento lang sa baba at pwede nyo rin i-share sa inyong kaibigan, kapamilya, sa inyong kasintahan. Hanggang sa muli, paalam!